Sa confession room, pinatawag ni Kuya si Yamyam. Yamyam? Kuya? Hindi ba't estudyante ka rin? Opo, Kuya. Kwentuhan mo nga ako tungkol sa buhay mo sa Bohol. Isa po kong makulit na estudyante. Nung nag-aral ako ng elementarya, nakita ko ang mga magulang ko na nahihirapan talaga sa buhay namin. Nung grade 5 ako, napag-isip-isip ko na magtrabaho na lang muna. Doon ako nagtrabaho sa Cebu, Kuya. Anong trabaho mo doon sa Cebu? First is construction worker po. Nagtinda rin ako ng mga tinapay sa kanto-kanto. Tapos pagkatapos noon, nung wala na talaga akong trabaho, doon ako nag-isip ng mga lakal na lang, Kuya. Ilan taong ka nito nung mga panahon na nagtatrabaho ka? 11 yata, Kuya. Mula 11 years old, ilan taong kang nagtrabaho? 6 years, Kuya. Bakit ka nagdesisyon na pumasok ulit, na mag-aral ulit? Kasi, Kuya, gusto kong medyo maiba yung ikot ng buhay ko. Yung kita ko, umiikot lang, walang improvement. Tapos medyo nakaluwag-luwag na sila, Mama, kaya isip-isip ko na bumalik sa pag-aaral, Kuya. Bakit gano'n na lang ka-importante sa'yo mag-aral na muli? Very important po sa akin itong mag-aral ng bumalik sa pag-aaral, Kuya. Kasi pag mag-aral ka talaga, ang dami-dami mong malalaman. Sabi nila, mas lamang kung may alam. Kailangan ko ng ganitong skills, improvement sa aking sarili, to communicate well, confident, and also pag may pinag-aralan ka, hindi ka inaapak-apakan ng iba po, Kuya. Bilib din ako sa determinasyon mo. Thank you po, Kuya. Pinapahanga mo ako. Salamat po. Pag napag-usapan, Kuya, mare-remind yung lahat ng mga sa akin yung mga nagdaan kong mga sakit sa buhay. Pero still going on, still fighting pa rin. Sorry po. Kasi po, pag napag-usapan ko yung mga pinagdaanan ko sa buhay dati, Kuya, yung mga sakit, hirap, pero kinakaya ko pa rin kahit nahirapan. Ginagawa ko to lahat, Kuya, para sa may ahon yung mga pamilya ko sa kahirapan at pati na rin po sa sarili ko po.